tapos na ang growing pen ng mga manok ko. Naglipat na ako kanina, pero itong pito pa lang muna. 7 heads. Ito yung pang third batch. Ito yung napisa nung April 7. At natatawa ako kasi naninibago sila. Kasi pinalitan ko yung ano eh. Pinalitan ko yung feeder nila ng mas malaki. Ito yung ano, yung semi-automatic kasi. Ayan oh. Para hindi nila kina ano yun, kasi pag native kinakalaykay nila, 'di ba? Tatapon yung ano feeds. Kaya ibinitin ko na yan, no, nakabitin. Oh. Tapos yan, diyan na lang sila tutuso. So naninibago sila. Inaano muna nila yung para nag-adjust sila, tinitingnan. Ba't kaya gumagalaw, sabi siguro. Tingnan niyo. Oh, 'di ba? Lalapit sila, parang takot pa. Pero so far, may tumuka na kanina. Ayan. So, nag-umpisa na sila. Kaya lang, nakakatuwa kasi, siyempre, mga native. Sa Ilocano, ang tawag doon, agkag-kag-kag. Doon sa lupa. Kasi, lupa lang talaga to. Oo. Hindi ko, kasi pag sasementuhin ko, edi hindi na ma-absorb ng lupa yung moisture ng ano, ipot nila. So, yan. Pero, madadagdagan pa siguro yan pagdating ng panahon. Oo. Pero nagkabit na rin ako ng paitlugan dyan kasi baka sakaling maisipan kong palakihin sila dito and then sabay, ano na, dito na mangingitlog. Depende pa rin. Pero permanent na yung nest na yan eh. So, possible. Yan. Kung ano yung magandang ano dyan, magandang physical appearance nila. Yung, tsaka yung okay yung katawan niya. Yun yung iiwan ko. Yung iba, ibebenta ko. Mamaya, maglilipat din ako dun sa ano. Maglilipat din ako dun sa kabila, yung pinanggalingan nila na pen. So, nilinisin ko pa. Ililipat ko yung mga kiti. Nakakatuwa lang. Ayan, at last, apat na yung tumutuka. Si ibig sabihin, ano na, makakapag-adjust din sila sa feeder nila na yan. Kasi yung mahaba, yung mga unang pinakita ko na ng mga feeder nila, ano yun eh, minsan tinatapon nila yung feeds, kinakalaykay nga. Sayang eh. Kaya naisipan kong ganyan na lang kasi malalaki na sila. At ang nature talaga ng native, nakakalaykay talaga yan. O tingnan nyo yung lupa na ano nila. Ayan na yung lupa kanina. So, yung nakikita nyo puti-puti dyan, hindi ba to yan? Aninag yan ng, ano, ng araw. Kasi nasisinagan ng araw dito eh. Pero maganda rito kasi palibutan ng puno, kaya hindi mainit kahit na galva yung ano niya, yung bubong. Yun. Pero fresh naman ang ano, fresh naman ang hangin na papasok dito kasi nga nilagyan ko yung ito, actually tabi ng bakod to eh. Yun. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, kasi pagitan na namin ng ano, kapitbahay namin. Ayan ang bahay nila. Oh, in short, ito, bakod tong, ano, ito, bakod to. So, dinoble ko na lang, nilagyan ko na lang. Pinalagyan ko na lang pala kasi hindi naman ako gumawa. Pinalagyan ko na lang sa, ano, yung, ng screen. Para hindi pasukin ng, ano, mga predator. Either ahas o daga. Although, alam kong yung daga, pwede rin papasok dito. Pero malalaki naman na sila. So, may pagtatanggol na lang sa yurang sarili nila. Tapos nilagyan namin ng ano, yung tuntungan nila. Siyempre, diba? Ito yung ano namin, sobra namin na kahoy, guma. So, yung nilagyan namin ng ano. Ay, pinalagyan ko ng tuntungan nila pagka gabi. Kasi kawawa naman sila pagka dito lang sa ground sila kukubkub para matulog. Tapos, ito. Meron pang iba. Isa. Ito oh. Yan. So mahaba yan. Ano yan? Nara. Nara yung mga nagsinaunang mga noon ha. Yung lumang bahay namin. Yan yung mga. Kasi uso pa yung mga kahoy na ganyan. Pero hindi na pwede. Hindi ka na pwede basta makakakuha. Nung mga unang panahon pa ito. Yung mga bata pa kami. So hindi na ginagamit yung kahoy na yan. Kasi sira na oh. Ayun. May uka. Diba? So hindi na pwedeng gamitin. Kaya. Yan, yun na yung ginawa namin, ano, tuntungan nila. Para naman masaya ang buhay nila pagkagabi. At nilinis ko maigi ito kanina. Kaya itong lupa rito,
maigi to kasi pagka iipot. Hindi na si hindi na kailangan ano, yung alam niyan. Hintayin mong matuyo. Iano lang mahahalo lang 'yan sa lupa and then pwede nang ano, i-dustpan. Pwede nang ano. So araw-araw na malilinis 'yan. Okay 'yan. So hindi mabaho, 'di ba? Yan, o, tapos na silang kumain. Mamaya balik-balikan na lang niya. So nilagyan ko muna 'yan ng 1.5 kilos na feeds, no? Pero ito daw pang 6 kilos o pang 4 kilos. Yun yung sabi sa akin sa binilhan ko eh. Pero yan, try ko muna yung 1.5 ka ako kasi baka mamaya masyadong matagal dyan. Kasi ilang piraso lang naman yan. Ilang heads lang yan. Tapos yung isa, yung isang batch naman doon, inilipat ko. 8 sila. Yung 8 na kiti yun. 1 month naman na yun. 1 month nung kahapon, 1 month nila. June 16. Kasi May 16 na pisa yun. So in short, yung first at saka ano, first batch at saka second batch, ano yun, dinispose ko yung iba. Kasi yung bilis lang, lumaki talaga, feeds kasi. Dinispose ko na yun. So parang managiwan lang ako ng isang gagawin kong inahin dun sa first batch kasi malaking bulas yun eh. Tapos yung second batch, palagay ko wala akong iiwan doon kasi hindi ko gusto yung lahi niya. Oo, kasi siyempre, nung binili ko yung manok na yun sa kapatid ko, hindi ko pinili, siyempre, di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na hindi ko bibilhin yung isa. Pero na-dispose ko na yung nanay nila, yung nanay ng mga yun. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito yung ano, iniwan kong gagawin kong inahin. Doon sa, ito yung first batch. Malaking bulas, di ba? Ano pa lang yan eh. 3 months niya nung June 9. Okay, malaking bulas kaya iniwan ko na. At saka mababait yung mga lahin yan. Hindi kagaya ng second batch ka, na ano, idinispose ko na ngayon nanay nila kasi parang tingin ko, sabi ko, may lahing Texas, sabi ko, kasi tapang ng mga anak niya. Pero sabi naman ng pinsan ko, hindi, hulo yan, sabi sa akin. Pero ipakita ko sa inyo. Matangkad na matutulis ang parang agila eh. Yun, ano ko, ibebenta ko yun. Gusto ko mag-iwan sana kasi matangkad sila, kaya lang tapang, matapang yung lahi. Parang pansabong ba yung style niya. Ayan oh, di ba? Ang tangkad, pero makita mo pa lang sa malayo pa lang tutulis ng tuka. Kaya sa Monday kukunin yung dalawa. Yung gusto kong iwan sana yung isang babae kasi ang tangkad niya, ang laki lahi. Kaya lang baka yung magiging sisiw pa rin niya eh, matapang. Yan yung mga yung cockerel na yan. Itong kalbo ang leeg. Matapang. Talagang tumutuka. Tinutukan yung mga kasama niya kahit hindi sila crowded. Diba? Tatlo na lang sila dyan na naiwan. Out of 6, tatlo na lang sila. Kasi binibenta ko nga eh. Yun. So, ito naman yung ano, yung napisa nung May 16. 1 month na sila kahapon. Kaya, ano na, ililipat ko na sila sa kabila, dun sa mas malaking pen, kasi kalaki na sila. Kulang na itong ano nila eh, kulang na itong kainan nila. Maliit, natatapon din ang feeds, kaya ililipat ko na. Tapos, alam niyo ba, hanggang ngayon, no, so March 9, saya ko kasi walang sisipon, so sana wala namang diretsyong sisiponin sa mga manik na to. At ito, nakaano sila, naka-oregano sila ngayon lahat. Ayan, yung oregano. Kaya ang kulay ng tubig nila medyo parang green. Ayan, o diba? Medyo parang light green yung kulay kasi hindi yan gamot. Hindi ako naglalagay ng gamot na synthetic. Oregano lang talaga. Ayan, ito malalaking bulas to. Kasi parang may lahing bird yung isa eh. Ayan. Yun, malaki na yun o. Kanina binuhat ko, napakabigat. Ano pa lang yan? 3 months? Tama, April 7, no? April, May, June. 2 months nila nung June 7.
So, ibig sabihin, magti 3 months pa lang ito. Oh, pero mabibigat sila. Mm. Yan. Yan, nakakatuwang tingnan. Naglalaro sila. Oh. Kasi doon sa kulungan nilang yung pinanggalingan nila, yung dati kasi border lang talaga yung mga medyo maluwang eh, pang maramihan. Oh, ngayon dito ang saya-saya nila lalo. Lalaro sila. Oh. Wag. Oy, wag. Sana ngayong ano na nakatapak na sila diyan sa lupa. Kasi sabi ng mga kapatid ko, "Ba't di mo pinapatapak sa lupa? Ay mga native 'yan," sabi sa akin. Ikakalat ko lang daw. Hindi, sabi ko, ano 'yan, mas madaling makakuha ng sakit pag ano kasi pag yung kakalat lang pag umulan, mababasa sila tapos matutuyuan, ganun. Mas maigi ganito. Naka sa akin ha, nakakulong lang sila dito sa pen. So ano lang, lupa pa rin ang tatapakan nila, pero at least hindi nababasa, no? So, hindi pa sinipon kahit minsan tong mga to. Walang nagkasakit sa, mula nung binili ko ang manok ng kapatid ko, March 9, wala pang nagkasakit, awa ng Diyos naman. Ano sila, healthy sila. Sana hindi sila mga, ano, manibago dito sa tinatapakan nila. Pero masaya sila kasi nakakatoka sila. So, ito na yung sinasabi ko na sa lupa, meron kasi silang nakukuhang minerals dyan, micro minerals, no? Actually, may calcium din makukuha dito sa lupa, eh. Kaya, tsaka yung mga, alam mo, mga native, iba yung mga maliliit na worm, ano, kakakain sila. So, protein pa rin yun, di ba? Kaya, yan. Masaya ako na ilipat ko na sila.